Si Aaron Gordon ay inaasahang itatalaga ng Denver Nuggets upang bantayan si Jimmy Butler sa kanilang laban. Si Butler ay isang mahirap na kalaban dahil sa kanyang lakas na hindi kayang labanan ng karamihan sa mga guard at ang kanyang kabilisan na hindi rin kayang pantayan ng karamihan sa mga forward. Ang dahilan kung bakit si Gordon ang pinili ay dahil siya ang pinakamahusay na depensibong manlalaro ng Denver at sa kasong ito, may kakayahang pumihil laban kay Butler. Sa bawat serye, laging mas maliit si Gordon sa kanyang mga kalaban. Una siya'y nakalaban si 7-footer Karl Anthony Towns sa unang round at sina Durant at LeBron James sa mga sumunod na rounds, ngunit nagawa niyang makapaglaro ng mabuti laban sa kanila. Dagdag pa rito, bihira tumira ng 3 puntos si Butler, kaya hindi kailangan ni Gordon palawakin ang sakop ng kanyang depensa. Sa halip, ang kahinaan ni Butler sa 3 puntos ay pinalalakas niya sa gitna at sa kanyang walang sawang pagsisikap. Ang pinakamahusay na payo para kay Gordon ay huwag mangasar kay Butler. Ipinahayag itong mahalagang mensahe ng Boston sa pamamagitan ni Grant Williams. Ang Miami Heat ay nagtatagumpay gamit ang isang grupo ng mga manlalarong hindi napili sa draft na puno ng determinasyon. Marahil ay napabalitaan mo na ito ng ilang milyong beses. Si Gabe Vincent, Duncan Robinson, at Max Strus ay nagpapamalas ng kanilang galing sa harap ng ibang mas kilalang manlalaro. Ninais ni Jamal Murray na tanggapin ng lahat ang kanyang laro na sa pamamagitan nito, na siya'y naniniwalang karapat-dapat sa mas malaking atensyon. Ngayon, bibigyan siya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang galing sa paglalaro sa pinakamahalagang laro ng NBA. Ang tanging kailangan niyang gawin ay maging pinakamahusay na manlalaro sa seryeng ito, manalo ng isang kampyonato, at agawin ang Finals MVP mula kay Nikola Jokic. Hindi naman ito isang labis na mahirap na kahilingan. Sa kasalukuyan, si Murray ay nasa kanyang pinakamagandang laro, 27.7 puntos bawat laro sa playoffs sa 4-8-4-0-9-2 shooting splits, at kamakailan ay nagpakita ng kahangahangang laro sa West Finals kung saan siya ay naging problema para sa Lakers. Tulad ng karamihan sa mga mahuhusay na manlalaro, komportable si Murray sa anumang bahagi ng court at kayang magtala ng puntos sa iba't ibang paraan. Ang magandang samahan nila ni Jokic sa pagpasa at pagkuha ng bola ay nakakatuwa panoorin at nagbibigay sa kanya ng kalayaan na maglaro ng malaya. Kung hindi matagalan ng Miami Heat na pigilan si Murray na lumabas at magpakitang gilas, maaaring magdulot ito ng problema sa kanila. Ang nakita natin noong 2023 playoffs, kayang-kaya ni Murray na maglaro ng mahusay sa loob ng mahabang panahon. Hindi man siya ang pinakamahusay na manlalaro sa seryeng ito, pero may kakayahan siyang maging pinakamahusay.